Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso. Pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Maraming salamat sa lahat ng nanonood sa atin sa ating live streaming channels, sa Facebook, YouTube, at sa lahat ng manakikinig po sa Dizzy Double B. Ang bisita po natin ngayong hapon is one of the most brilliant and one of the most versatile actors of his generation. Nay Tay Kapuso. Please welcome Ken Chan. Good to see you again, Tito Boy. Maraming salamat. Salamat din sa ipagdalaw, please. Sa pagbisita at pag-invite sa akin ulit. Thank you. At pagdalaw mo sa amin muli. Maraming salamat. Kumusta? Kumusta ang lahat-lahat? Kumusta ang buhay? Kumusta ang mga kaganapan? Masaya. I'm happy. I'm very, very happy. And unti-unti ko nang nakakamit yung peace of mind na matagal ko nang, you know, Tito Boy, matagal ko nang hinihiling. Minsan yan, di ba? Yung peace of mind at saka yung trabaho, yung kasaganaan ika nga sa buhay. Uh-huh. Because there was a point in your life when you wanted to fly as, you know, a flight attendant. No. Gusto mo na. Naalala mo pa dito. Right. I remember that story. Pero ngayon, it's nice to say to be, you know, it's nice to say I am happy. At lalong-lalo na nabahagi ka ng pinaka, one of the biggest hits in afternoon prime of GMA 7, yes. Abot Kamay. Abot Kamay po. Kumusta yan? Let's talk about that. You play the role of Dr. Lyndon Javier. Sino siya? Si Dr. Lyndon Javier ay isang neurosurgeon at ano siya eh, may pagka-misteryoso siya. Tahimik, suplado, pero para bang Tito Boy, nasa loob yung kulo. Okay. Pero nakapasa na ito sa board, di ba? But you're young there. Parang 50 year, parang residency bang tawag doon? Yes po. Parang nasa ano na, 50 year residency na siya. At ano na siya, Tito Boy, medyo bata siyang doktor din. Pero yung mga ganyan, nakapag board exams na yan, doktor na yan? Yes po, Tito. Ah, nakapag right. Ano na po okay. Yan, nakapag, nakapasa na. So meron siyang itinatago. At yun nga, yung sinabi nga doon sa isang eksena with Ms. Bo, si the great Dina Bonnevie. Ms. D. Oo, yeah. Na may meron kang morphine addiction, tapos doktor, paano mo pinaghandaan yan? Paano mo inatake yung role? Paano mo kami pinapaniwala? Alam ko pag naglalakad ka sa labas, may mga tao nang nagsasabi, Doc! You know, how are you attacking the role? Di madali, Tito Boy. Isa to sa mga pinakamahirap na roles okay. Na ginawa ko. Because bakit? Yung mga jargons ng medical world, mahirap. Nakakautal, tapos talagang kailangan mong pag-aralan. And we're very thankful because dun sa set namin, may mga totoong doctors na tumutulong sa amin. Mm-hmm. Kung paano yung tamang pronunciation ng mga jargons, ng mga medical terms, okay. Kung paano yung tamang proseso. So isa yon sa nagpapahirap sa role. Pero paano yung atake? I mean, may mga manirismo ka ba? May mga kilos ka ba? May mga nuances ka ba na, di ba, na uniquely doktor talaga ang kilos mo? Alam mo, Tito Boy, malaking tulong yung mga experience ko sa buhay. Simula nung bata ako, mga pedya, tapos halos tumira kami sa hospital nung si Papa ay okay. Na-operahan at na-diagnose ng cancer. So, malaking tulong sa akin yun. Nung pinagmamasan ko yung mga doctors kung paano sila tumindig, paano sila tumay, kung paano sila magsalita. So, in-apply ko dito sa role ko na to. So, yung pag-stay namin sa hospital na mga 1 month, 2 months, nakatulong sa akin yun. Para ako nag-immerse. Correct. Para ako nag-immerse. So, inalala ko yun. And also, nanood din po ko ng mga series like The Good Doctor. Para kahit pa paano, makuha ko yung mga mannerisms sa mga doctors. Ang hirap nun, no? Because you're conscious physically of how you're supposed to attack it. Tapos may mga linya ka pa. Yes, dito. Diba? So, anong forma dito ni Dr. Lyndon? Yung parang... Ang forma ni Dr. Lyndon, ha, Tito Boy, ano yun eh? Laging straight body. Straight body. Straight body. Tapos kapag nagsalita siya, ano siya eh, yung konti lang, pero malaman. Oo. Also because, bagay sa personalidad, kasi may itinatago siyang sikreto nga tungkol sa kanyang addiction. Oo. Marami siyang mga experience na dun sa past niya na talagang inililihim niya galit ng buong siya. Buhay niya. Galit siya. Galit siya sa buhay. Galit siya sa sarili niya. Sa sarili niya. Galit siya sa mundo. Let's watch one of these scenes that you have with Dina Bonnevie. Do we have that? Panoorin nga natin. Tingnan natin kung sino ang mas magaling. Si Ms. Dina Bonnevie or si Ms. Ba? B-A. You better make sure that you're not going to do anything to jeopardize my niece. Or much worse, madamay siya dahil sa iyong morphine addiction.
Ma'am, wala akong masamang gagawin kay Annalyn. Besides, I'm seeking help already. Really? Sa tingin ko, hindi ka na magbabago. You are hopeless. You're erratic and most of all, dangerous. Di ba mas matindi yung ginawa mong kasalanan? Pinamigay mo yung anak mo. What? Now you know how it feels na mahusgahan. Okay. Tingnan natin. Kasi nasa hagdanan eh. Tsaka nasa hagdanan. O para nasa hagdanan. O, dyan kayo. Direk itong camera ko, no? Oo, camera. Ako si Miss Bo. Okay. Miss Giselle. Okay. Giselle. I'm sorry, I don't need... okay. Ma'am Giselle. Okay. No, that's okay, but I don't need a script. Okay? Oy! Dr. Lyndon, you better make sure that you're not going to do anything to jeopardize my niece. And much more, madamay siya sa yung morphine addiction. Ma'am Giselle, wala po akong gagawing masama sa pamangkin po ninyo. And besides, I'm seeking help already. Ang tingin ko sa'yo, wala ka ng pag-asa because you're hopeless, you're erratic, and most of all, you're dangerous. Mas pitindi yung ginawa mong kasalanan, di ba? Pinamigay mo yung sarili mong anak. What? Now you know kung paano mahusgahan. Wow! Galing, no? Mas magaling ka dito, boy! Ang galing ni Miss Dina Bonavido. Ay, oo. Diba? So that's how you... Ikaw kaagad, no? Yung ang galing nyo, yung parang you did that scene very well. Thank you, Tito Boy. Napaka-husay. And sobrang ang galing, ang mahusay din po talaga si Miss D. And sobrang grateful ako and blessed ako na... And to be able to work with people like... And sinabi ko siya sa kanya yun in person, Miss D, isa to sa mga goals ko na maka-eksena kita. And tuwang-tuwa siya. One of the greatest actors in this country. Opo. Okay, mula abot kamay, punta tayo Destiny Rose. Hi! Dahil napaka-importante ng Destiny Rose sa karera mo. Ito yung sinasabi ko na at this point, just before Destiny Rose, just before you auditioned, ayaw mo na. Parang walang nangyayari sa karera. You were preparing for your requirements na because you wanted to be a flight attendant. Until you heard, nakiusap ka sa GMA. What is the story? Nakiusap po. Kasi close na po yung audition, Tito Boy. Wala na. Tapos na, may napili na yata sila. Ang alam ko po, may napili na sila. And sabi ko, nag-beg po ako sa GMA 7. Please, baka pwede kong itry. At pwede ko pong i-open yung audition ulit. Okay. Sabi nila, kung i-open namin yung audition, magtatawag pa kami ng ibang artista kasi this is not a special audition for you. Okay. Because, of course, may camera, gagastos sila sa camera, gagastos sila sa costume, sa makeup, may bayad din lahat. So, kailangan nilang i-open ulit yung audition, hindi lang sa akin, kundi pati sa lahat ng mga pwedeng gumanap dun kay Destiny. So, in that conversation, parang wala na. Sabi hindi ko, na ito mangyayari. Parang wala na. What happened? Then, after isang araw, tinatawag ako na pwede na po ako mag-audition. So, I got the chance to audition for Destiny Rose. Okay. Take me back to that audition. Anong ginawa mo? Ang ginawa ko po sa audition, kasi may kanya-kanya kami makeup artists. Okay. Para bang kung sino yung mapipili na Destiny Rose sa gaganap, siya din yung yung nagme-makeup, siya rin yung makukuha. Parang artist. Yung audition din siya. Galing. For the makeup artist. Okay. So sabi sa akin ng makeup artist ko, si Ian Mirandilla. Thank you na Ian. Sabi niya sa akin, gusto mo ba talagang makuha tong role mo? Siyempre. Sabi ko, siyempre. Kasi maganda yung role. Papayag ka bang ahitin yung kilay mo? Eh may ginagawa akong show noon dito, boy. Paano yung continuity? Sabi ko, baka mapagalitan ako nito. So, ang ginawa ko po, sige, ahitin mo na. Para baka machambahan natin, makuha natin tong role na to. So, inahit niya yung kilay ko. Ahit na ahit, Tito Boy, audition pa lang. Sabi ko, hindi ko na inisip yung role ko dun sa kabila. So, inahit po yung kilay ko, minikapan ako. Hindi ko siya ma-appreciate nung minimakeupan ako. Sabi ko, ba't ganito yung itsura ko? Nakakatawa. Pero nung nilagyan na po ako ng buhok, ginano, nilagyan ako ng buhok. Pag ganun ko sa salamin,
And then, okay. Sabi ko, iba ako dito. Ha. Sabi ko, wow, right. Nag-iba talaga ako. At naramdaman ko kagad yung role na yun. Nung sinuotan ako ng sapatos, damit, na nakatulong. It became your biggest role and it became a pivot in your career. Pero paano mo inaral? Because it is extremely tempting to attack a transgender girl, woman, the way everybody does it. Yes. Paano mo ito iniba? Again, in terms of kilos, in terms of lakad, nagpaturo ka ba? Nagpa-coach ka ba? Because yes. Tuwing napapanood namin ang Destiny Rose, si Destiny ang aming nakikita. Okay. How did you do that? Tito Boy, sobrang thankful po ako dahil tinulungan ako ni Sir Jonas Gafood. Hi Jonas, if you're watching. Si Sir Jonas Gafood ang tumulong sa akin at si Direk Phil Noble. Silang dalawa yung gumawa at nag-build kay Destiny Rose kung ano ba talaga dapat si Lalo Destiny na yung Rose. Physical. Physical at saka yung kilos. Kasi dapat si Destiny Rose magmukha siyang babae. Totoo. Hindi siya magmukhang caricature. Right. Dapat magmukha siyang respetadong babae. Do you remember how you did it? Turuan mo ako. Oy! No. Yes. I mean, Phil Noble is brilliant. Jonas Gafford is brilliant. I love them. Sobrang sila po yung nakatulong sa akin. Paano mo ginawa? Sabi po sa akin ni Sir Jonas Gafford and indirect Phil Noble, sabi nila, para daw hindi magmukhang caricature at hindi magmukhang sinasadya. Alright. Pat magmukhang babae, kailangan daw, eto yung tinuro sa akin. One, up. Up. Two. Okay. Then down. Down. So yan, tapos etong kamay, Tito Boy, kailangan, ano lang siya? Libre lang. Libre lang. Loose lang. Okay. Tapos, yun lang. Tapos, lalakad ka lang. Tapos, pag naglakad ka, huwag kang kikembot. Uh-huh. Tama lang. Okay. Then, chin up. Then, lakad. Babae na yun. Diba, Tito Boy? Oo. Feel mo ba? Then, butt out. Yan. Then, yung kamay, loose lang. Kailangan gumagalaw pa rin, Tito Boy. Yan. So, yun na yun. Galing, no? Oo. Galing. And the difficult point here is, habang ginagawa mo yun, umaarte ka. You see your lines. Yes po. Diba? And yung boses ko doon, totoo yun. Ang liit ng boses ko doon. Turuan kita, Tito Boy. Paano? Ganito, ang ginawang technique sa akin, ito yung normal voice ko. Okay. So, bibilang ko ng 1 to 10. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dito ako sa 10 magsasalita. Okay. Let's do fast talk at 10. Let's do fast talk at 10. Okay, sige nga. Sige po. Kakuhaan lang. Alam mo yung ko lang na-discover yan. Okay? Up. Up. Back. Butt. Down. And then down. Loose. And then loose. Butt out. And then just walk. Just walk. Ang galing. And then the voice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Destiny, trabaho o negosyo? Trabaho. Love or career? Career. Fame or awards? Awards. Sa buhay, saan ka tataya? Sa career. Saan ka magpapaubaya? Sa pamilya. Ano? Paboritong nagawang role? Lahat. Kumakanta ako. Paboritong nagawang teleserye? At 10? My special tatay. Paboritong love team? Oh, lahat. 1 to 10, rate yourself as an actor. 8. 1 to 10, rate yourself bilang anak. 10. 1 to 10, rate yourself bilang kaibigan. 10. Tatlong taong gustong pasalamatan. My mom, my lola, and my dad. Biggest showbiz influence? Kuya Germs. Gaano ka katagal sa shower? Isang oras. Unang binabasa pag nagsa-shower. Binabasa pag nagsa-shower. Buhok. Unang ginagawa pag gising. Prayer. Huling ginagawa bago matulog. Prayer. Complete the sentence. A special tatay for me is... An eye-opener. Complete the sentence. My destiny in showbiz is... Inspire people. Abot kamay ko na ang pangarap ko dahil... Natutupad ko yung mga roles na gusto ko. Oo, hindi. In love ka ba ngayon? Ang tagal eh. Mm. Medyo. Okay. Lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolates? Chocolates. Best time for happiness? Every time. I am Ken. First and foremost, I am?
a great actor. Oy! Parang ayabang, ko naman doon dito, boy. Embrace it. Embrace it. Kanina tinanong kita if you're in love. Mga 10 seconds, medyo, ano ang ibig sabihin noon? Mr. Ken Chan, ang kasagutan. Sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Nakita kita sa narcotics drawer sa B-Ward. Kinuha mo yan! Doktora Annelyn, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na hindi sa akin yun, okay? Di ba nag-negative na ako sa urine test? Ba't ba ang kulit-kulit mo? Eh, bakit ka nagtuturok? That's my pain reliever. Pain reliever? Gaano kalala ang pain na yan na kinakailangan sa IV? At bakit dito? Bakit hindi sa emergency room? Bakit hindi sa ER? Doc, please, bakit ka nagtatago? Bakit matago? Okay, makinig ka sa akin. Okay? I'm a doctor and I know how to treat myself. And you don't know what pain I'm going through. Cut. Meron talagang sigaw. Ken, please. Ang galing-galing mo. Oo, but that whole attack to the role. Pero doon sa hanging question natin, sinabi ko nga sa'yo, are you in love, yes or no? Medyo. Anong ibig sabihin? Because I'm in love in so many different ways, in so many different things, Tito Boy. It doesn't mean na tao yun. Career, family, friends. But nakakamiss ma-in love talaga. Doon sa isang tao, sa special someone. And ngayon, nasabi ko medyo because happy ako sa set. Happy ako sa set ng Abot Kamay na Pangarap. I totally, totally respect that. Pero I wanna go to special tatay at ang dalawang ikaw, Boyet Nelson. Bilang aktor, ano ang natutunan mo doon sa mga karakter na yun? Kay Boyet, natutunan ko, lumawak yung kaalaman ko dito, Boy, sa mga taong merong autism, mga taong may pinagdadaanan yung kondisyon na autism. At sobrang mataas ang respeto ko sa kanila. Doon at sa autism spectrum, yes. At ang sarap-sarap magmahal ng mga merong autism. Sa ang dalawang ikaw naman, Tito Boy, maraming hindi nakakaalam sa atin kung ano ba ang ibig sabihin ng multiple personality or dissociative identity disorder. DID, yes. Akala nila baliw, akala nila sa ulo. But hindi, ang karamihan sa atin dito sa Pilipinas, hindi lang nadadiagnose. Tama. Dahil mahal. Tama. But natutunan ko po dito sa ang dalawang ikaw ay kailangan mong wag kang mag-judge ng tao na merong problema mentally. At saka, ang sarap pakinggan, Ken, because even as an actor, I've read a lot of books, you don't judge your characters. Di ba? Yes. Hindi mo hinuhusgahan. Opo. Pero maraming salamat for sharing your stories. Maraming salamat for being here today. Maraming salamat for playing with me here. Enjoy po ako. An actor, nag-enjoy din ako. Ang dami kong natutunan. And salamat for doing Abot Kamay. Supportahan po natin ang Abot Kamay. Final words, go ahead. Mga kapuso, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at nagmamahal sa Abot Kamay na Pangarap. Dahil po sa inyo kung bakit patuloy kaming nagmamayagpag at kung patuloy kaming mas humahaba pa ang buhay ng Abot Kamay dito sa GMA7. Maraming salamat. Sana huwag kayong bumitaw. Basta huwag mo lang idadamay ang pamangking ko sa drug addiction mo, sa morphine. Basta huwag ka lang magtatago, huwag mo kayong idamay dahil wala akong pakialam sa iyo. Naitay, kapuso. Maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa inyong mga tahanan at mga puso. Tatandaan mo yan, Dr. Lindon. Wag. Be kind, make your nanay and tatay proud. Hashtag say thank you. Let's talk again tomorrow. Goodbye for now and God bless. Tatandaan mo yun. Tandaan.